Kababayan, nitong nakaraang sona, muling ibinida ni Pangulong Duterte ang Build, Build, Build program ng pamahalaan na magiging solusyon daw sa problema sa ekonomiya, lalo na sa kawalan ng trabaho sa ating bansa. Kaya naman, ito ang tinutukan namin ngayon, ang tinaguriang isang ambisyoso at isa sa pinakamalaking proyekto ng Duterte administration. Ang isang bagong lungsod na itinatayo ngayon sa Tarlac, tinatawag na New Clark City, nagkakahalaga ito ng halos 15 bilyong dolyar at mahigit sa kalahati ng Metro Manila. Ang laki! Samahan niyo po kaming silipin ng New Clark City sa episode na ito ng Tutok Erwin Tulfo. Masikip, matraffic at puno ng mga tao. Yan ang Metro Manila ngayon, ang sentro ng kalakalan at sinasabing ang puso ng Pilipinas. Pero dahil sa masikip na kalagayan ito, naisipang itayo ng pamahalaan ang New Clark City. Mahigit 100 kilometro lamang ang layo mula sa Maynila, itatayo ang New Clark City sa Tarlac sa lupang pag-aari ng pamahalaan na may laking 35,000 hectares o sobra sa kalahati ng Metro Manila na merong laki na 66,000 hectares. Nakita kasi natin for the past 6 years, ang taas-taas na economic growth ng bansa. And most of the growth is concentrated in Metro Manila. Kaso Metro Manila, congested na, and then limited din lang yung pwede niyang i-absorb na growth. So we really need to build new growth centers. Ipinagyayabang ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na ang malaking kaibahan sa itinatayong proyekto na bahagi ng Build, Build, Build ng pamahalaan ay tinagurian itong Smart City. Disaster-proof, environment-friendly, inaasahang mahigit 2 milyong katao ang kayang i-accommodate ng bagong lungsod na itatayo. Dahil mataas ang elevation nito in terms of sea level at ang infrastructure nga andun na. So yun ang nakita naming mga reason kung bakit napaka-timely ng development ng Clark as a new government center at ganun din as a new business center. Katulad ng Putrajaya sa Malaysia at Washington DC sa Amerika, dito na rin sa bagong lungsod ililipat ang halos lahat ng ahensya ng pamahalaan na karamihan ay nasa Metro Manila. Yes, yes. Tama. One way of decongesting Metro Manila. No, kasi gusto nga natin invest na ang mga tao pupunta pa sa Maynila, especially for the coming years, it's better na gumawa tayo ng better plan city, which is Clark, in terms of addressing public services requirements ng mga tao. Pinaka nasasabik naman ng mga residente sa Norte dahil ngayon pa lamang daw ay pinapakinabangan na nila ito dahil sa maraming trabaho na nagbukas sa mga ginagawang gusali at kalsada sa nasabing proyekto. Sa amin po okay naman kasi, di ba, pag may mga building naman dyan, makakatulong naman po dito sa mga tao dito. Magkakaroon po sila ng trabaho, tapos makakapasok yung iba. Karamihan sa mga residente malapit sa ginagawang New Clark City ngayon ay trabahador ng naturang proyekto. Opo, yung mga taga dito, yung mga anak ng nakatira dito, nagtatrabaho din dyan. Pero hindi lahat positibo ang tingin sa nasabing proyekto. Ilan daw sa mga residente ay napalayas na sa lugar dahil sa New Clark City. Pagsasaka lamang ang kinabubuhay nila sa lugar. Posible raw itong mawala dahil sa bagong proyekto na itinatayo. Kami, paano po kami, kinukuha na yung mga bukid na, saan kami kukuha ng pagkain namin dito? Aminado naman ang mga residente na may alok na pabahay ang pamahalaan sa mga residenteng naapektuhan ng pagpapatayo ng New Clark City. Sa ngayon, abala na ang lahat ng manggagawa sa phase 1 ng proyekto. Karamihan daw dito ay mga tanggapan ng gobyerno at ilang housing project. Minamadali naman ang sports facilities na ito na kasama sa phase 1 ng proyekto. Kabilang dito ang giant sports stadium na ito na mayroong 20,000 seating capacities at ang aquatic area na may Olympic size na swimming pool. Hinahabol na ang construction nito para sa Southeast Asian Games o SEA Games sa 2019 kung saan Pilipinas ang mag-host. Kung nakikita niyo po sir,
Talagang 24/7 po lahat sila nagtatrabaho in preparation po para sa 2019 SEA Games na dito po sa New Clark City gaganapin. Kompleto raw ng train system, state of the art ng mga airport at iba pang transport system ang New Clark City, kaya sigurado raw na kumbinyente itong mararating ng publiko. Maging mga kalsada at mga pedestrian, sigurado raw maganda at maluluwag. Magkakaroon ng high-speed rail. So, hindi mo na kailangan magdala ng kotse, hindi mo na makailangan... Kung gusto mong tumira pa rin sa Manila, pero ang trabaho mo sa Clark, pwede kang araw-araw na mag-commit dahil may trend na in less than one hour lang. Japan style. Napaka-efficient na transportation system. Sinisiguro rin ng BCDA na walang anomalya sa proyekto. Hindi tulad ng ilang mga government projects. Bukas sa publiko ang lahat ng kanilang transaksyon mula bidding hanggang sa implementasyon ng mga proyekto. Nakikita nila yung fairness sa selection process namin. Ngayon sa implementation naman namin, bukas kami sa publiko, sa lahat ng mga gustong mag-observe, mag-monitor ng mga project namin, walang problema. Ang dami nga sumusunod sa amin, nangihingi ng update sa report namin. Pinapayagan namin yon. Inaasahang sa 2022, mapapakinabangan na ng publiko ang New Clark City. Ito raw ang may tuturing na pinakamalaki at may sasama sa legacy ni Pangulong Duterte bago ito bumaba sa pwesto. Bagamat malaki ang gagastusin dito, hindi naman daw ito pera ng gobyerno. Dahil public-private partnership ito, kaya mga pribadong investor daw ang magtutulong-tulong para maitayo ang naturang proyekto. Maraming salamat bayan sa inyong pagtutok. Ako po si Erwin Tulfo, magandang gabi bayan.